Hello everyone, welcome sa ating YouTube channel, and today we're gonna be making a succulent kokidama or yung moss balls. So first, we need to prepare yung ating potting mix. This one is an organic alnos compost with some pumice stones. Aside from this, we also need, syempre, yung ating sphagnum moss. Ayan, ganito yung gagamitin natin. It's already dried. Yan, yung ating pang-cover ng ating potting mix. Later, pag gumawa na tayo ng ating kokedama. And of course, kailangan din natin itong ating yarn na pangtali mamaya ng ating moss. And lastly, we have our succulent. So today, I decided to make use of this Luella. It has multiple stems na din, and I think it would be a perfect succulent for our kokedama project for today. This succulent is actually very beautiful pag fully stressed na siya kasi it will be giving us parang light pink and orange na color sa kanyang pinaka leaves. So the first thing that we need to do is tanggalin natin yung kanyang old soil. So while we are doing that one, isabay na din nating tanggalin itong ating mga dried leaves sa kanya. After mixing yung ating moss at saka yung ating potting mix, it's time for us to make a ball shape out of this mixture na ginawa natin earlier. So, pag masyadong dry, hindi siya magpo-form actually. So, kailangan medyo basa or moist yung ating gagamitin. So, we will just simply put yung ating succulent right in the middle. And then after this, yun na nga, babalutan na natin siya nitong ating moss. Ayan. So while doing this, hindi siya parang ganun kadali at first kasi it's our first time to do this, kaya we are still trying to experiment kung paano nga ba siya gagawin. Ayan, so very challenging yung kumbaga i-secure yung potting mix sa loob without it falling, and I realized na dapat pala maglagay tayo ng mga buo-buo na moss sa pinakailalim. Ayan, so parang literally i-cover natin yung potting mix sa pinakaloob, and ito, ayan, I think I will be using this big parang moss na meron tayo dito. Ayan, so I think we can finally see yung shape ng ating moss, diba? And all we need to do now is, i-cover natin siya, itatali natin siya to secure nga itong ating moss. After tying, we can actually trim yung mga excess na moss para naman talagang ma-form natin yung ball or spherical shape ng ating kokedama. Ayan, so ito yung pinaka-first ever na succulent kokedama that we made, and I'm really happy with the
result. Sa umpisa lang mahirap, parang syempre hindi natin alam yung gagawin natin, pero while we are doing it, napaka-relaxing niya palang gawin. It's like repotting a succulent but in a fun way. Ayan, so we are done with our very first succulent kokedama, but I decided to make more of this kasi talagang sobrang enjoy yung paggawa sa kanya. Here are my three succulent kokedamas. Ayan, so they are already enjoying yung ating full sun. And yung isa pala sa kanila, I decided to plant itong ating Supiya na it's been ignored for a long time. And I decided nga to plant it dito sa ating kokedama, hoping na it will become healthier in time. So, itong mga ito, ilalagay na lang natin sila dito sa ating rain or shine area. Actually, pwede rin sila ilagay indoors. But since ito ay mga succulents, then definitely they need yung ating full sun nga. Or pag indoors, dapat under our grow lights para hindi naman sila mag-etiolate. So, yung ginawa nating kokedama, may soil siya sa pinakaloob. But probably next time, I will be making another succulent kokedama, but wala na tayong ilalagay na potting mix. Let's see if yung pure moss would be enough nga to make or to grow yung ating mga succulents healthily. Ayan, so that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.